Hari ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po uli nitong Gaudete Sunday. Kaya sa unang pagbasa, sinabi na, magalak ka ng lubusan, lungsod ng Jerusalem. Nasa kalagitnaan mo ang hari ng Israel, ang Panginoon. Wala nang kasawiang dapat pang katakutan. Sa ikalawang pagbasa, Pilipos, kaapat na kabanata. Mga kapatid, magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Linggo ng kagalakan. Galak. Sisimulan ko kay Friedrich Nietzsche, isang German philosopher. Walang kinikilalang Diyos. Sabi niya, God is dead. Pero ang kanyang sinabi, binasa ko lahat ng libro ni Nietzsche. Ang kanyang sinabi, Allelus vil ewigkeit, vil tiefe, tiefe ewigkeit. All joy wills eternity, wills deep, deep eternity. Ang lahat ng galak ay nag-aanhiga, nag-aadhika, nagpipithaya, nagmimithi, naglulunggati ng kawalang hanggan. Malalim na kawalang hanggan. Pati taong sinabing pinatay na natin ang Diyos, naniniwala na ang kagalakan gusto nating magtagal, magpasawalang hanggan. Malalim na kawalang hanggan. Yun hinihingi ng tao. Si Johann Wolfgang Goethe din, mayroon siyang Dr. Faustus. Si Dr. Faustus, naghahangad ng galak. Sabi niya, isang sandali ng kagalakan na masasabi ko, Bleibe doch, du bist so schön. Tumigil ka muna sandali, napakaganda mo. Isang sandali lang, sabi niya kay Satanas, bigyan mo ako ng ganyang kagalakan, pagbili ko sa iyo ang aking kaluluwa. Iyan po ang kwento. Pareho lang si Nietzsche at saka si Goethe. Ayaw nating matapos ang galak. Kaya, pinapaalaala sa atin ng mga pagbasa ngayon. Sa unang pagbasa, sinabing, nasa gitna ninyo ang Panginoon, magalak kayo. Sabi ni San Pablo, maggalak kayong lagi sa Panginoon. Rejoice in the Lord always. Again I say, rejoice. Kung walang Diyos, walang dahilan kung bakit tayo magagalak. Sapagkat anuman ang gagawin mo, lalamunin ka ng kadiliman na walang katapusan. Hindi matatanggap ng tao yan. Suriin ninyo yung inyong sarili ngayon. Kayong, lalo na kayong nagbubulag-bulagan. Hindi naman nakikinig sa akin siguro yung mga ganong tao, kasi yung mga narito ngayon, yung mga nanonood sa television, hindi na kailangan bigyan pa ng homily tungkol sa joy wills eternity. Kailangan natin ng Diyos. Kaya yung sa blessed, yung beatitudes, salib na blessed are the poor in spirit, for they shall see God. Sinali nila sa Aramaic, yung dialect ng ating Panginoon. Binalik sa Greek, plus in English. Ang sabi, blessed are those who realize that they need God. Human beings are those who need God. Sabi ni Karl Rahner, kailangan natin na may Diyos. Kung hindi yung tunay na Diyos ang sinasamba mo, may sinasamba ka na yun na ang Diyos para sa iyo.
Maaring pera, maaring sarili mong ganda, maaring yung kapangyarihan mo sa politika, basta kailangan mo ng Diyos. Kasi masusuka ka kung lahat-lahat na lang ang pagtuunan mo ng pansin ay iyong sarili. Psychological disease nga yan eh. Narcissism ang tawag po siya. Self-absorption ang tawag po siya. Kung ganyan ka, mayroon kaming psychotherapist dito sa St. Arnold Center for Integral Development. Walang tao, maniniwala man sa Diyos na tunay o hindi, walang taong nabubuhay para sa kanyang sarili lamang. We need God so that our joy will be made full. Para magiging ganap yung galak mo, kailangan maniniwala ka na may buhay na walang hanggan. Diyos lang nakakapagbigay niya. Kaya pagtanggap mo rin sa Diyos, hindi rin naman magpapatuloy ka ng buhay mo. Sabi ni San Juan Bautista, kung mayroon kang dalawang baro, bigyan mo ng isa ang wala. Ganyan din ang gawin mo sa mga pagkain. Sabi pa nga nung mga fathers of the church during the first century, pag dalawa balabal mo, dalawa jacket mo, yung isa wala, ninakaw mo sa kanya yan. Ang tindi noong Catholic social doctrine, kaya kinakalimutan ng marami. Simba-simba lang sila kasi Pasko, maganda naman, masaya. Iyak-iyak sila kung Birni Santo na, pero yung buhay nila, may dalawang balabal sila, hindi binibigay doon sa isa. Eh yun ng mga bilyonaryo. Milyon-milyon ang balabal niyan. Wala ang binibigay kahit isa doon sa mga wala. Gumawa din tayo ng ekonomiya na walang hanggan ang pagpapayaman ng iba. Wala nang oportunidad yung iba na mayumaman naman kahit kaunti. Kung mayroon kang dalawang baro, bigyan mo ng isa ang wala. Tanong ang sagot ni Juan doon sa mga nagtatanong, kung malapit na ang paghahari ng Diyos, ano ang dapat naming gawin? Sinabihan din niya yung mga publikano, ito yung mga tax collectors. Kumbaga ngayon, ang sasabihin kung narito pa si Juan Bautista, sasabihin sa mga Bureau of Internal Revenue, nasa Bureau of Customs, ito ang kanyang sasabihin. Huwag kayong sumingil ng higit sa dapat singilin. Kung may mga kumpanya na malaki ang babayaran sa gobyerno, huwag kayong makipagnegosasyon diyan. Nabibigyan ka ng 1 million, sa halip na 20 million, 7 million lang ibabayad ng kumpanya. Laging nangyayari ngayon diyan. Sa customs, pati ako, kinakwartahan diyan. Nagsusuot na ako nung pagpumunta ako sa customs, magpapalabas ng mga lumang computer na donation galing sa Amerika at sa Germany, bibigay sa mga out of school youth. Hinihingan pa ako. Sabi ko, mabuti, wala si Juan Bautista, tutulig sa insana kaya ngayon. Lahat ng mga korup sa gobyerno, pakinggan ninyo si Juan Bautista. Kung hindi, baliwala yung pagiging pagkatoliko ninyo. Lalo lang kayong mapasadlak sa kwarusahang walang katapusan. Nagtanong din ang mga pulis, kami ano naman ang dapat namin gawin? Huwag kayong mangutong, huwag kayong manghihingi kaninuman sa pamamagitan ng pamimilit o ng pagpaparatang ng di totoo. Huwag kayong mamaril ng tao, tapos lalagyan ninyo ng baril, sasabihin ng laban. Yan sasabihin ni Juan Bautista ngayon, hindi natin siniseryoso. Hindi tayo talaga tunay na katoliko. Itong ating bansa, kahit sinasabing 18 million Catholic, siguro 80 million, 85 million na binyagan, pero hindi tunay na Kristiyano. Kung nagpapayaman ka, ginuguto mo yung iba. Hinuhubaran mo yung iba. Dahil kinakamkam mo, sasabihin mong pinaghirapan mo, pero hindi rin totoo.
Kasi pag mayaman ka na, pwede mong bayaran yung mga batas, mababatas na maprotektahan yung pagiging pananatili mo na naghaharing uri. Ang sasabihin ni San Juan Bautista. So kailangan natin ng accountability. Pananagutan natin, yun ang ibig sabihin. Kaya kailangan may Diyos eh. Kung sasabihin mo lang, magmahalan tayo bilang magkakapatid, ang daming hindi sumusunod niya. Eh ngayon nga, sinisirmunan pa, nagnanakaw pa rin eh. Napakatigas ng ating puso. Kaya sabi ni Juan Bautista, magsisi na kayo. Nagpabinyag yung mga tao. Kaya yon ang ebanghelyo natin ngayon. Yon ang background ng ebanghelyo natin. Pagkatapos silang mabinyagan, nagtatanong, ano ang dapat naming gawin? Ito bawat isa sa atin ngayon. Huwag niyang sabihin, ang tagal niyo ng Katoliko. Kasi nagbubulag-bulagan nga tayo. Pati mga pare, sinasabihan ngayon, nag-recollection yung mga seminarista. Magnilay kayo, anong ibig sabihin talaga ng pagiging Kristiyano natin? Kung hindi, nagbibiruan lang tayo. Prosesyon-prosesyon ka ng Nazareno, sayaw-sayaw ka ng sinulog sa Cebu, tapos kinabukasan, sinusungkit mo na yung Levi's na nakasampay doon sa iyong kapitbahay. Ganyan ang uri ng ating pagkakatoliko. Panadagutan natin yan dahil may Diyos na siyang dapat batayan ng ating kagalakan. Walang tunay na kagalakan kung walang buhay at walang hanggan. Kaya kailangan natin ang Diyos. Kaya sabi ni Karl Rahner, para ipaliwanag ito, sabi niya, the human being is a being that is always already beyond. Yung nilalang, na laging binabato yung kanyang sarili, always already beyond. He becomes herself only if she becomes more than herself. Yan yung self-transcendence. Yan yung lalampasan mo lagi yung iyong sarili. And she becomes herself only if she lets God become her life. Totoo sa akin ang mga feminist dyan kasi laging her, laging him, at saka he, o ngayon, her naman. Human being is a being that is always already beyond. She becomes herself only, meaning everyone, all the human race. She becomes herself only if she becomes more than herself, which she does by letting God become her life. Ang lalim! Pero nag-iisip na tayo ngayon. Lapit na Pasko. Ano kayang matatanggap ko? Makabili kaya si inay nung hamon na yung pang-intsik na matamis-tamis yun eh. Yung may kuko pa yung hamon, yun ang mga pinapangarap natin, queso de bola, yun ang ating. Ang simbahan, ang gusto, Adviento, kahit Gaudete Sunday, magala kayong lagi sa Panginoon. Magala ka, siyon. Gumawit ka, sumigaw. Magala ka ng lubusan, lunsod ng Jerusalem. Yun ang ating ipanalangin ngayong Gaudete Sunday. Linggo ng gala. At huwag natin kalimutan yung sinabi ni Nietzsche. Ang lahat ng galak ay naghahangad ng kawalang hanggan. Malalim, malalim na kawalang hanggan. Kaya ang tanong natin, kung may walang hanggan, paano ako dapat mamuhay ngayon?